that He has a better plan for your life. Okay? Okay pa tayo? Okay, isa pa, isa pa. Para lalong maliwanag na ha. Meron naman isang babae, may kabit siya, kabit. So in other words, ay kabit siya, ang kanyang sustenance galing lahat sa lalaki. And then she realized na mali yun. So she had to give up the relationship that she has with the guy. And sabi niya, Lord, because I believe in you, I will live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Nakuha niya? Ante pa kayo? So, again, it's a great challenge. It's a choice. Parang, wow, will I trust Jesus? Now, if Jesus died for you, then you can trust Him for everything else. Yan ang adventure. So, ito naman ang ganda. So, here God's comfort. Bakit? Ang pangako ng Diyos, hindi kanya iniwan. Kahit ano mangyari, hindi kanya pababayaan. Kaya sabi ng Bible, you have not received a spirit of slavery needing to fear again, but you have received a spirit of adoption of sons by which we cry out, Abba, Father. The Spirit himself testifies with the Spirit that we are children of God. Siya magpapaalala sa iyo, anak ka niya, anak. Have you ever experienced, kung isang nadadapa tayo, parang we feel so discouraged and say, Lord, nagago na ako, magbabago na ako, pero parang walang nangyari. Alam mo, sinasabi sa inyo ng Diyos ito, huwag kang mangako sa Diyos kasi hindi nga naman, wala ka nang magagawa eh. Sa totoo lang, mahina tayo. Hawakan mo yung pangako ng Diyos na if I obey you, Jesus, and if I stumble and fail, Lord, tatayo ako, I will not run away from you, but I will run towards you. Nakuha yung difference? Andiyan ba tayo? All throughout our lives, ganito tayo. We, ang isip natin pagiging religious, gagawin ko lahat ng mga pinag-uutos sa Diyos. Ito. Tara, I will try my best to the very best I have. Ngayon, eh, nagiging failure, frustration after frustration. Ano sa'yo, tatap pa ba ako ng Diyos? Kaya minsan ang feeling natin, pa, hindi na siguro ako mahaligan, wala na ako pag-asa. Huwag mo, hindi ganun ang Panginoon, ganito ang Panginoon. Ginawa ko na lahat, I died for you, bayad ko na lahat ang utang mo. So you come with me, because you believe that there's all, no other life apart from me. Halika na, sana ka sa akin. May nadaba ka. Halika na, bakit ka na? Huwag ka nabayo sa akin, wala kayo magpunta. Hindi ito. Naman yung difference, you are doing things not to gain His favor. You are doing it because you have found favor in Him. Nakuha? Halimbawa, lagay natin sa context ng kumpanya. Si boss, di ba si boss? Ang pangalan ni Ho? Al. Ano ba si Al? Noon, para lahat gagawin ni Al para kay Sir Alex. Halimbawa, puro ko Alex ha. Tago ni lahat para mag-gain niya yung favor ni Sir Alex. Ang problema, sabi namin na Alex, hindi mo na kinagin. Alam mo, natutuwa ako sa iyo. Dahil nung nangyari ka dito. So, sobrang tuwa na ba sa sabi ni Alex, ito na. Lord, dahil sa napakabait mo sa akin, gagawin niya trabaho, kahit na, gagawin ko ito kasi mabait kayo sa akin, hindi kahit para bumait kayo sa akin. Di ba? Normally, ganun ang tingin sa Diyos, gagawin ko ito para bumait ang Diyos sa akin. Mahal ka ng Diyos, kaya nga, namatay na siya para sa iyo, gawin mo ito ngayon dahil mahal ka niya. Yun ang diferensya. Not to earn anything from Him. Because you have already given that assurance na, listen to this, wala nang makakapag-iwalay sa akin, sa iyo. Nothing will ever be able to separate us from His love. So, yung sabi ng Lord, death cannot, life cannot, the angels cannot, the demons cannot, our fears for today, our worries about tomorrow, even the powers of hell cannot keep God's love away. Ang sinabi ni Jesus, hindi kanya iiwan kahit anong mangyari. May tanong na lang, naniniwala ka ba dyan? Assured ka ba dyan? Kasi kahit ka kaya, kahit sabihin, ngayon, anak ko, sasabi ko, anak, paano ba kita? Minsan di ba sila na-assure? Naranasan niyo ba yung gano'n? Parang kahit ako, ulit ko yung sinasabi siya ng boyfriend mo or girlfriend mo o kaya ng asawa mo, ano mo, mahal naman kita, pero dududa pa rin. Kasi may context na iba. Ito hindi eh, walang context na iba. Parang wala kang dapat pagdudahan kasi nakafocus lang siya sa'yo. Parang gano'n, kasi sabi ng Diyos, kung nagdududa ka sa ibang tao because they change, I don't. Di ba, God never changes. So, listen to His words of comfort. Always. Yan. So, ngayon, ito na tayo. Letter R. Yan. Ito na po yung crucial. Ito yung what will make our lives more exciting. Bakit? Rely on serving God's purpose.
Alam niyo kung bakit? Ito, unang-una, most people, they live without purpose. Tanungin mo yung katabi mo. Ikaw, ano talaga ang purpose mo sa buhay? Yung makatotohanan, anong purpose mo sa buhay? More than surviving. Kasi don't just exist. Live. Yan. Anong talaga ang purpose mo sa buhay? Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo yan. Alam kaya akong pinatatanong, iba hindi talaga yung inisip yun. Alam ko lang lang, everyday, papasok sa trabaho, tapos magpapakapagod, pag-uwi sa bahay, ay, ang daming trabaho, bakit nga? Diba? Ano nga ang purpose mo? Di ba? Why are you doing what you're doing? Di ba? Yun ang tanong na malaki. Eh, marami, kaya nabawa eh. Now, listen to this. Eh, ito pang maganda. We have so many problems in life. If we don't know the why, surely it would be very hard for us to face yung mga challenges ng buhay. Kasi sabi ng Bible, listen to this, God has made us what we are. And in our union in Christ Jesus, He created us a life of good works which He has already prepared for us to do. Sa madaling salita, even before the creation of the world, meron na siyang design for you. Diba? And something that's really good for you and good for the rest. Tama? Ang tanong, when we are in sin, we became so selfish that we focus only on ourselves. Kaya, the more we try to fulfill what we want and need, hindi natin na-fulfill kasi we cannot. Hindi natin ma-fulfill yan. Kasapan, katulad ng kamay nito, nagamit ito mga place niyo. Ito, kahit anong gawin niya, hindi niya ma-fulfill yung pagkamot sa kanyang sarili. Di ba? So it would be very frustrating na hindi mo magawa yung inahanap mo, hindi mo ma-fulfill. Somebody else has to do it for you. Kaya naman, ikaw pa paano ka magiging fulfilling? Gawin mo ngayon yung role mo para sa ibang bahagi ng katawan. Unfortunately, because of sin, ang sin is so focused on self. Kaya alam niyo mga sarili tayo, alam niyo nasa kasalanan tayo, puro sarili iniisip. Iniisip lang natin yung pagod natin. Iniisip natin yung hirap natin. Iniisip natin yung sitwasyon natin. Iniisip natin yung ating kalalagayan. Pero never natin naisip, paano may iba? Kaya sabi ng Bible, ito ang summary of the law. O kaya ito yung law is to teach us not to sin. Ito yung summary ng law. Treat others as you want to be treated. Or you begin to think of others. Tama ba? Hello? O kaya rin, ikaw yung nasa ibaba o taas, o yung boss, o yung supervisor, pag sinabi mo sa baba mo, ilagay mo yung sarili mo sa kanyang sitwasyon. Para magkaintindihan tayo. Ang problema nga sa sobrang gagaling ng mga boss, ganito. Kung ako na sa ligang, baka naiintindihan mo rin. Hindi mo naiintindihan, ano ka ba? But the point ito, hindi ganun, ang point is this. Kung nandiyan yan, how would you be understood? Yan. So instead of trying to, instead of thinking on how to be understood, ang ita mo, paano ko siya matutulungan maintindihan niya? Ano niya? Naku, di ba? Hindi ko na kasi ako may sinabi. Ano ba? Kaya mag-asawa, no? For example, ako, I love my wife so much. Unfortunately, hindi naman, may mga times hindi kami nakakaintindihan. So just recently, nawalan kami ng tubig. So merong tubero. Eh, in my schedule, hindi kasali ko i-schedule ng tubero. So nagpunta ko yung tubero sa bahay. Ano tinata niya? Ano, sino yung tubig natin? Wala tayong tubig sa kwarto. Sige. Okay, ngayon ito na. Sabi ng tubero, bigla nang sabi, eh, bibihis na ako. Sabi ng tubero, sir, bubuksan ko na po ito, testingin ko na po. Saan siya sa ako? Sweetheart, akit ka na kasi mag-usap ko yung tubero dahil hindi ko naintindihan yung usapan ninyo. Sabi niya, ay, na-pressure ako! Ganyan. Dahil niya ginagawa, prepare pa siya ng mga gamit. Na-pressure ako! Tapos tila siya, saan ka na? Kasi ang laki ng bahay na, ang hirap ka. Saan ka na? Yung pala, binuksan niya yung grill ko sa ilalim para umakit yung tubig. Eh sabi ko, tapos sabi niya, upad, saan ka nagpupunta? Ganyan, saan ka nagpupunta? Bakit ka, hindi ka pumunta agad dito? Di ba nagmamadali na ako? Ano mo ba yun? Ano yung kamatayan? Di ba naiintindihan? Ayan na, Hindi ko naiintindihan. Bigla, alam ko na saan ka nang gagaling, sabi ko. Sabi ko,
ang sabi sa iyo, mag-usap kayo. Ang akala mo, buksan mo na kagad yung gripo, na dapat mag-usap kayo, kasi kayo lang nagkakaintindihan. Hindi ko lang hindi ang pinag-atwa ko, hindi ko lang hindi ang gusto mong mangyari. Kaya dapat nag-usap kayo. That is exactly what's going on. Hindi ko lang naintindihan. Pero, nagmamadali na ako. You know what I'm saying? Minsan, nakikita mo lang ikaw. Hindi mo nakikita yung side niya. Tama? Ang sabi ng Diyos, when you are to do good works, iniisip mo na ngayon yung side ng ibang tao. Sa kahit anong pag-uusap, sa trabaho, we always see our side. Nakita na pala natin yun eh. Tingnan naman natin yung side niya. Bakit hindi nakikita yung gusto mo makita niya? Kasi baka may ibang vantage point. Baka doon sa point mo, walang pa din. Pero sa kanya, mayroong posting na aharap. Okay na? Hello? Kaya maraming tao, ang gulo-gulo na yung usap ang buhay nila kasi they do not see things clearly. Now, let's continue. So, give yourself, sabi ng Diyos, completely to God. Every part of you. For you've been saved from death and you want to be tools in the hands of God to be used for His good purposes. Kung gusto mo ng isang exciting na buhay, ibigay mo yung todo mo sa Kanya. Ngayon, gamitin niya ang bawat meron ka sa layunin niya. Okay na? Kaya yung pinag-usapan namin yung sa likod eh. Sabi ko, I never saw myself as a teacher. Bakit? Unang-una, sa aming mga kapatid, ang tawag sa akin, Bobo. Pangalawa, I never was good in speaking. Hindi ako marunong magsalita, Bulol. Ang tawag nga sa akin, Bong Bulol. Isipin mo yan. I never saw myself speaking before the, before groups of people or kasi never ko na-imagine yun. Ang nakita ko kapatid ko, nakita ko lahat sila, nagaling sila magsalita, nagaling. Pero ako, no way! Parang gano'n pa. But surprisingly, sabi ko, Lord, ito na yung buhay ko. Whatever use you want it to be, disposed in your program. Kayo na nakakala. Kung gulat ka sabi ko sa akin, halika, magsalita ka. Huh? Doon ko lang na-discover, pwede pala. Hindi pala yung parang ina-assume ko lang. Marami sa atin, ang assumption natin, ay hindi ka kaya yan. Hindi, pag-aamit ka muna sa Diyos, magugulat ka, walalaman mo kung ano kakayanan mo. Okay ba sa atin yan? Kunyari na, sa trabaho, nung pumasok ka, sabi, hindi ko kaya kung lumutin si boss na to, isa ko, marami yan. Hindi, ibigay mo sa Diyos. Lord, binigay yung sarili ko, magugulat ka, patuluhan ka ng Diyos kung paano maintindihan yung mga nasa pinuno mo. At saka nasa baba mo. Sige dito ang mga kong tao. There are people under you. Meron? Okay. Noong una niyong hinawakan, nahirapan kayo? Di ba? Hanggang ngayon, di ba? Hindi naman gumaan. Release them to God. I say, well, Lord, I don't really know how to handle these people. And I'm at your total disposal. Kayo na bahala. Tungkol mo na ako what to do. In other words, you are to be sensitive to every instruction He will tell you on what to tell you to do for, in order to relate with the people under you. Talaga magiging sensitive ka na ngayon. Paano kaya? So yung utak mo ngayon, at this is the prayer, turuan mo dito. Turuan mo dito. Paano makakasama dito? Paano mo mapipigil dito? Paano hindi masasama dito? Hindi ko nakalaman eh. So, yun is exactly the rest of the mo. Kasi bakit? Tatandaan ninyo isang bagay. One day, we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. Listen, we must all appear. Pakisahin sa kalimong haharap ka sa Diyos. Lakas ka lang. At doon, ipapakita ng Diyos ano ang pinagkagawa mo sa katawang binigay niya sa iyo. Kasi yung katawan na yun, hindi atin. Kay God yan. O ano ginawa mo sa katawan na yan? Eto, pinataba. Okay, walang pinataba. Good. Now, ano pa? Di ba? Yan ang mga tanong eh. Huwag kang kilala ko rin. At sa mga tingin mo sa atin eh. Maraming tayo. So, kung saan ka, tatanong sa akin ng Diyos yun eh. Ano ginawa mo dyan? Did you use it for its real purpose? Ito. Kaya nga, sabi ng Bible, therefore, we also have our ambition, whether at home
or absent to be pleasing to Him. Sa lahat ng bagay, whether in your work, whether when you are at home, whether you are absent, sabi ng Bible, let's do it to glorify Him. Okay ba? Kasi yun ang ating main purpose. Bakit ganun na lang ang sinasabi ng Diyos sa atin? Why does He have to remind us na dapat mabuhay tayo? Iba, hindi masayang buhay natin. Kasi sabi ni D.L. Moody, our greatest fear should not be failure. Pakisabi sa tabi mo, guys, partner, yung greatest fear natin dapat, hindi yung failure. Kasi takot tayo ma-fail, tama ba? Dapat, ang ating katakutan is succeeding at something that doesn't really matter. Yun ang nakakasayang. Kasi after working so hard, wala ko lang sa isip na gagawa. Okay po? Sabi niya, baka tapos kong pinaghirapan ang lahat ng to. Wala pa yan. Yun ang pinakanakakatakot. Kaya ito ang, paano, anong klaseng buhay dapat meron tayo? So tanda niyo na lang ito, ito na para shortcut. Live for Jesus. Live for Jesus. Kung ang purpose mo, ito yung purpose ka, live for Jesus. Ano ang sabihin ng live for Jesus? Huwag maling ka, live. Okay. Una, as in, remember, your purpose is to live for the Lord. To glorify Him, to be intimate with Him, and to really use your life as a para expression of His image. And be illustrative. Ibig sabihin, ikaw ang gamitin ng Lord as an illustration of His reality. And of course, to live with timelessness. Hindi lang yung pansamantala, kundi for eternity. So ano ibig sabihin ito? Una, ito sabi ng Lord. For by Him, all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones, or dominions, or power, or rulers, or authorities. Sabi niya, all things have been created, what? Through Him and for Him. So, parang kami naman? Parang kay Jesus. O, lagay mo sa utak mo. Parang kay Jesus ako. Ako ay parang kay Jesus. Nagkakaminan? Hindi parang kanino, parang kay Jesus. I'm telling you, if you use your life, or your body, or whatever, na meron na ngayon, for something else, it will result into frustration eventually. Kasi hindi yun ang purpose mo. Kasi sabi ni Jesus, I want you to understand this. Na ang primary mo is to spread my image. Kaya sa Bible, sabi ng Bible, let us make man in our image. Ano ba? Let us make man in our image. Kasi sabi niya, then multiply and fill the earth. Bakit niya gusto mag-multiply and fill the earth? I want you to fill my whole world with my image. Unfortunately, because of sin, ang tao, ang kinalat niya ay sinful image of man. Kaya sobrang selfish, kahit na yun, kahit makinig ka sa mga kampanya, puro makasalili ang iniisip. No. Eh, sabi ng Bible, pag naging Christian ka, ang purpose natin, ito, sabi niya, is to conform to the image of His Son. Yun ang kanyang hangad, that you will become like Christ. In other words, yung character ni Christ makita sa atin, makita sa atin yung puso ni Christ trying to glorify God. Yun ang kanyang heart. Imagine nyo kung lahat tayo willing to die for somebody else. Kasi sabi ni Jesus ito ang totoong pag-ibig. Sabi niya, that He laid down His life for us. Will you be willing to lay down your life for your brother? Hindi na katabi niyo sandali. Handa ka bang mamatay para dyan? Hindi sa totoo lang. Can you imagine if everybody is willing to die for everyone? Wow, grabe yan. Parang hindi na tayo magsasakiman, hindi tayo kailangan magsisikan, hindi tayo kailangan magunahan. Di ba, ang naskin, mauna ka na. Ano niyo? Hindi natin kailangan magsopangan. Di ba, sasara ng buhay natin? Pag-isipan niyo. Sa opisina, hindi ka na kailangan sabihan. Talaga magkukusa ka na kasi you're willing to die. Hindi na about your, ano ba, pagod na kasi ako. Di ba, pagod ako ba sa mahalaga? Hindi pagod na kasama ko. Sasara ng buhay natin sa ngayon, no? Wala na yung traffic na yun, hindi problema yan. Hindi problema yung traffic na yun, kaya nag-uunahan kasi, tumitin na, bakal mo. Kasi nga, ato din sa mundo na to, survival of the fittest at idea. Patapakan dito, panakasan. Kaya nga, tingin nyo ha, pagsin nyo, ano ba ang natin, right of way rule dito sa Pilipinas? Alam nyo ba right of way rule? Mauna-una. Pag-una ka. Paghuli ka, sorry ka. Parang yan yun eh. Now, listen to this. Why the image of Jesus Christ?
Because He is the image of the invisible God. That's the idea. Kaya nga, ang sabi ng Lord, kaya gusto ko kayo, humayo, and we will make disciples. Kaya may disciples. Because many disciples, you have to intentionally do it. Bakit? You have to baptize them. Yung word to baptize is to change the image. Yun yung pag-ano, yung pagpapalkulay. Anong image? Image of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because that is the image of God. Ako na din? So teaching them what? Hindi yung laws. Teaching them to observe. Ang idea ng ano, ng pananampalataya ngayon, parang, basta, labanan ng doktrina. Di ba? Hindi yun. Dapat, how to apply that in our lives. Kaya ang summary ng Bible, love God, love your neighbor as you love yourself. Now, lalo ka ba napapamahal sa mga kasama mo sa trabaho? Lalo ka ba napapamahal sa pamilya mo? O yung kapibayo mo, minabahal mo? Napamahal sa pamilya, napamahal sa trabaho, napamahal sa mga kasama sa trabaho. Pero yun talagang test. Nag-test na hindi yung uuwi ka, gagal ka, kakas na kayo, pusing na yan, wala na kayo sa buwan niya, kundi pahirap ang buhay ko. Pero napasa ka ng bukas. Diba? Dapat hindi ganun. The more you get to know God, the more you desire to reach out to people, the more you want them to love the people at work. Kasi ang love, it's not based on the people you prefer to be with. Ang love is whether they are unlovable or not, you are to love them. Okay ba yan? Hindi na ulit yung katabi mo. Yan, mahal mo ba yan? Pagbubutihan mo ba yung trabaho para sa kanya? Ayan, yun ang hamon. Now, kaya, ano sabi ng Lord? Huwag ka magalala, hindi kaya yan. But you shall receive power from above.